Hello guys, hello mga kapixel, hello Scorpio. Welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ang episode natin for tonight mga kapixel sa inyong first quarter kapalaran para ngayong January, February, March 2023. Again, ito para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ito general reading ng mga kapixel, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Combination ng positive and negative energy mga kapixel. So, ito yung mga decks na gagamitin natin, guys. Sa dulo ng video, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. So, pwede kayong magtanong ng isang tanong answerable by yes or no. Tapos, titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo kung yes or no, mga kapiksi. Okay? So, sa dulo ng video yan, guys. Kaya make sure na tapos inyo yung video. Alright? So, unahin natin tong deck sa gitna, mga kapiksi. Habang sinashuffle natin to, ito titingnan natin kung ano yung mga influences na pwede nyong ma-experience ngayong first quarter ng 2023. Okay? And habang sinashuffle natin to guys, no, inform ko lang kayo na open yung ating exclusive membership program sa ating channel mga kapiksi. Sa lahat ng gusto mag-join, i-click nyo lang yung join button sa tabi ng subscribe button. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind mga kapiksi and law of attraction. Maganda yung mga videos doon guys, maraming kayong matututunan. Alright. So, ito yung mga energies natin mga kapiksi, no? Or mga influences na pwede nyo ma-experience, guys, ngayong first quarter ng 2023. For some of you, maaaring may no love connection na dumating sa inyo. Ibig sabihin, bagong pag-ibig, bagong relasyon, mga kapiksi. Yung iba naman, guys, pwedeng ex din ito, no? Na bumalik, pero magkakaroon ulit kayo ng no love connection, mga kapiksi. So, ibig sabihin, parang magsimula ulit mga kapiksi. And then for some of you naman, talagang fresh na bagong karelasyon, bagong pag-ibig ang dumating sa inyo. Ito'y, this may be your true, ito'y maaaring kumbaga parang may bahid na to ng katotohanan. Okay, so ito'y may bahid na ng katotohanan. Ito'y parang nakita mo na yung the one or dating na yung the one para sa inyo mga kapiksi. Ito yung mga energies, no? We have brunette female here and ice king mga kapiksi. Pwedeng energy nyo ito. Pwedeng energy ng person nyo mga kapiksi. Take it how it resonates. Pwedeng applicable ito sa he relationship, she relationship, or he na relationship mga kapiksi. So we have brunette female, ito yung pinay na pinay, no? Kayo manging kaligatan ganyan. Alright, and then we have ice king energy. Ito pag sinabing ice king, medyo hindi siya expressive o kaya expressionless, or hindi niya masyadong ma-express yung sarili niya ganyan, hindi niya alam kung paano niya ipaparamdam or ipapakita yung kanyang totoong saloobin mga kapiksi. Okay? And for some of you guys, no, parang ano din ito, parang medyo cold, no, distant, ganyan, pero deep inside kinikilig-kilig. Okay? Parang cold siya sa pangharap niya, pero yung kalooban niya, malambot naman, very warm mga kapiksi, okay? And willing naman siya, kumbaga willing siya na makikooperate as long as mahuli niyo yung kilite niya mga kapiksi, alright? For some of you, we have karmic energy here or karma mga kapiksi. Pwedeng karmic yung relationship niyo guys, no? Or for some of you naman, maaari kayong makatanggap ng karma ngayong first quarter. So, yung karma guys, no, hindi kayo dapat matakot dito kasi karma is either good or bad, depende sa mga intentions na sinend out nyo. So, if you are sending out good intentions, definitely good karma yung babalik sa inyo. Kung bad intentions yan, syempre bad yung babalik sa inyo. So, alam nyo guys kung anong kasing karma yung babalik sa inyo kasi depende yan sa mga ginagawa nyo. Okay, so yeah. And then for some of you guys, no, lumabas naman tong control issues na to. Itong control na to, pang ilang zodiac sign na kayo na lumabas mga kapiksi. Pero you have to understand na hindi natin, kung kayo ang may mga control issues, no, hindi natin dapat kinokontrol yung mga tao, mga sitwasyon sa paligid natin, mga kapiksi. What you can only control is yung perception natin about bagay. Pero everybody has their own free will, mga kapiksi, no. In your reality, you have your own free will mga kapiksi, no?
But yeah, so huwag natin kontrolin yung mga bagay, sitwasyon. Let them flow naturally in your life, mga kapising. Pero for some of you, baka naman kayo yung nabibiktima ng control issues. So baka may mga nagmamanipulate sa inyo, guys. No? So medyo mag-ingat na lang kayo, either sa work nyo, or pwede rin sa relationship, or sa kamag-anak, mga kapising. So medyo mag-ingat na lang kayo sa mga ganitong klaseng issues, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yan yung mga influences na pwede nyo ma-experience, guys, no? Ngayong first quarter ng 2023. Tingnan natin yung strongest energies nyo. Gagamitin natin dito yung, or hahanapin natin yung cups energy bilang ang cups na nag-represent ng Scorpio sa ating tarot deck. And habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo ngayon yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course, mga kapiksing, offer natin sa mga kapiksing natin na gustong umaman, umunda, dumasenso, sumagana sa kanilang kabuhayan, pero trabaho, negosyo, salapi, yeah, sa inyong buhay in general, mga kapiksing, kung gusto nyo umaman at umasenso, umunda ng bonggang-bongga, ang course na yan ay para sa inyo, mga kapiksing. So, if interesado kayo mag-avail, mag-send lang kayo ng email sa pinipiksitaro@gmail.com. Yung promo natin for January, hanggang January 31, magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail, guys. Until January 31 only, okay? So, yeah, mag-send na lang email sa pinipiksitaro@gmail.com. So, Scorpio kayo ay na-represent ng Queen of Cups sa ating spread, mga kapiksi. For some of you, may magbabalik, no? Maaring may magbalik, guys. This may be your ex-lover. Ito yung sinasabi natin na baka maaari kayo magkaroon ng new love connection with your past lover. Pwedeng past lover kasi ito, mga kapiksi, na magbabalik sa inyo. Pero magkaroon ulit kayo ng marigindil yung inyong relationship, mga kapiksi, no? May presence dito ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, maaaring fire sign din itong person mo, and maaari kang, yes, maaari kang magkaroon ulit ng second chance nitong person na to, mga kapiksi, no? Although, nakita natin na kapag pag nag-rekindle yung inyong relationship, guys, maaaring magkaroon ulit kayo ng mga conflict, no? If may mga unresolved conflict kayo from the past nitong person na to, dapat magkaroon na kayo ng forgiveness, guys, no? Para hindi na ito maulit pa sa next na relationship nyo, mga kapiksi. Alright? For some of you guys, no, you are focusing on yourself. Parang chill ka lang, relax ka lang, mga kapiksi. Parang you're taking your time. And nakikita natin na bibigyan ka ng chance ni Universe, another chance para maging maayos yung inyong finances, mga kapiksi. So, either sa trabaho to or sa negosyo. Pero nakikita natin na parang very highly motivated ka rin. Ibig sabihin, mataas yung energy level mo pagdating sa kaperahan, ganyan. And ang focus mo talaga is umasenso, umunlad, mga kapiksi. Although, yung iba naman sa inyo, hindi naman nagmamadali. Kumbaga, you're taking your time, ini-enjoy nyo lang, mga kapiksi. Pero very highly motivated kayo. So, magandang energy yun, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, you're looking for greener pasture, mga kapiksi. Parang yung iba sa inyo, iniisip nyo na mag-abroad or baka may mga opportunities outside, no, na either outside the company or outside the Philippines, outside the country, ganyan. Para mas lalo nyo pang ma-expand yung inyong kabuhayan, yung inyong kaperahan. Yun yung fino-focus nyo, guys. No? Yung iba sa inyo, you are chasing, literally chasing after your dreams. Ibig sabihin, talaga may mga pangarap kayo na gusto nyong maabot, mga kapiksi, in terms of financial goals. So, meron talaga kayong mga desires, ganyan. May mga kayo, kumbaga, parang may mga goals kayo, financial goals na gusto nyo talagang ma-achieve, mga kapiksi, no? And parang kahit gaano kahirap, yung vision nyo nandun, parang yung vision nyo naka-focus dun sa mga goals nyo. Although, minsan may mga times na pinanghihinaan kayo ng loob, mga kapiksi, pero parang nararamdaman nyo na, like I said, nandun yung burning desire nyo talaga, mga kapiksi. And huwag kayong patakot kasi, guys, no, your guides are helping you out. Magkakaroon ng divine intervention, especially if you are praying, no, kung nagpapanata kayo regarding dyan sa movement na yan or sa gusto nyo ma-achieve sa inyong kaperahan or trabaho, talagang tutulungan kayo ng inyong mga gabay, mga kapiksi. So, huwag kayong matakot, no? Work on yourself. Be confident, mga kapiksi. Ito yung mga control issues na nakita natin, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang feeling ko may nagmamanipulate sa inyong
parang dinidiscourage kayo, no? So, maaaring yun yung control issues. Parang dinidiscourage kayo para wag nyong ipush yung mga gusto nyo sa buhay. Kumbaga, sinasaksakan kayo ng mga kanigahan sa isip nyo, ganyan. Para wag nyong ituloy yung mga balak nyo. So, kayo yan, mga kapiksino, kayo pa rin yung magde-decide at the end of the day kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo, diba? So, pwede nyo i-consider yung mga sinasabi nila, pero at the end of the day, kayo pa rin yung magde-decide, and huwag nyong hayaan na masira yung mga pangarap nyo dahil lang sa mga mema ng ibang tao, no? So, it's your life, ikaw yung accountable dyan, ikaw yung responsible, so make sure na hindi ka nagpapa-affect, alright? Okay. So, yun ang ating energies para sa inyo, Scorpio, ngayong first quarter ng 2023. Ito na yung ating yes or no, pick a heart reading, mga kapisis. So, huminga kayo ng malalim. Tapos, itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong na gusto nyo malaman yung sagot. Isang tanong lang, guys, answerable by yes or no. So, i-shuffle natin siya. Habang sinashuffle ko to, guys, no, remind ko kayo sa mga subliminals natin, mga pampaswerte sa kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, relationship, mga kapigsi, no? Lahat yan, gumagana, lahat yan, may success stories, no? So, sa lahat na nagsishare ng success stories, thank you so much. Libre lahat sa YouTube, mga kapigsi, kung gusto nyo magpa-customize, pwede rin, mag-send lang kayo ng email sa pinaypixitayo@gmail.com. So, himinga ng malalim, mga kapiksi, no? Tapos, itanong sa isip ko ano yung tanong na gusto nyong malaman yung sagot. Isang tanong lang, guys. Answerable ba yes or no? Tapos, pumili kayo ng isang card. Ito yung card 1, ito yung card 2, ito yung card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes, mga kapiksi. Alright? Okay. So, yeah, let me know, guys. Congratulations kasi puro yes yung lababas sa'yo. Let me know if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. Mag-iwan kayo ng like and comment, guys. At sa ating video for energy exchange, yung inyong mga 2023 kapalaran, naka-upload na sa YouTube. Kung di nyo pa napapanood, guys, ito yung mga videos nyo. Alright? Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.